ng hukom sa lumang tipan kaibigan ay mababasa natin na may isang taong nabiyayaan ng Panginoong Diyos ng nakamamanghang physical na lakas. At ito ang ginamit niyang sandata para talunin ang mga kaaway ng bansang Israel sa mga panahon na yon na nagngangalang Samson. Magandang araw kaibigan at maligayang pagbabalik muli dito sa aking channel. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang naging buhay ni Samson, kung paano niya ipinakita sa mundo na nasa panig ng bansang Israel ang Panginoong Diyos at paano siya naging mangmang dahil sa pag-ibig. Kaya kaibigan, kung bago ka pala dito sa aking channel, o dili kaya'y hindi mo pa napipindot ang subscribe button at notification bell, ay pindutin mo na kaibigan para madali lang kitang ma-notify sa marami ko pang i-upload na mga dikalibreng informative video sa hinaharap. Nag-a-upload ako ng 1 hanggang 2 videos kada linggo. Welcome to Dren TV, where fascinating video story begin. Don't forget to subscribe, like, and tap the notification bell to easily notify you to my future ample videos. Si Samson ay nabuhay sa gitna ng kaguluhan sa pagitan ng Pilisteo at mga Israelita. At ang bayang Israel sa panahon na yon ay 40 years nang alipin ng mga Pilisteo. Bago pa man isilang si Samson kaibigan, ay nagpapahiwatig na ang langit na may espesyal na tungkulin si Samson sa bayan ng Israel at magiging maalamat na figura. Sa libro ng Hukom Kabanata 13 ay sinalaysay dito ang kwento ni Manoah na may asawang baog. At ito ang mga magulang ni Samson. Ang anghel ng Diyos ay nagpakita sa asawa ni Manoah at sinasabing, "Narito ngayon, ikaw ay baog at hindi ka nagkakaanak. Ngunit ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. Ngayon nga'y mag-ingat ka. Isinasamo ko sa iyo na huwag kang uminom ng alak o anumang inumin nakakalasing. At huwag kang kumain ng anumang maruming bagay. Sapagkat narito, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. At dapat hindi puputulan ng buhok ang bata hanggang sa pagtanda nito. Sapagkat ang bata ay magiging Nazareo sa Diyos mula sa tiyan at kanyang pasisimulang iligtas ang Israel sa kamay ng mga Pilisteo." Sa sinaunang Israel, kaibigan, ang mga nagnanais na magbigay ng espesyal na dedikasyon at oras sa Panginoon ay pwedeng isagawa ang Nazareo o Nazarite vow sa pamamagitan ng pag-iwas sa alak, pag-iwas sa mga pagkaing madumi o bawal, at hindi pagpapaputol ng buhok. Kaya sa takdang oras ng pagsilang ni Samson, siya ay pinalaki ng kanyang mga magulang ayon sa tagubili ng anghel. At ang tadhana ni Samson at ang koneksyon niya sa mga Pilisteo ay malinaw na inilatag ng Diyos. Kahit bago pa ipinanganak si Samson, ang panukala ng Diyos na magbigay ng isang bata na magliligtas sa bayang Israel mula sa pagkakaalipin ay una nang nakasulat sa libro ni Samuel. Ang kwento ni Samson sa Biblia ay lumaktaw mula sa kanyang kapanganakan papunta sa kanyang pagiging binata. Tumutol ang mga magulang ni Samson nang hiningi nitong mapapangasawa ang isang Pilisteya. Ngunit tungkol sa mga hula tungkol kay Samson ay sadyang nakalaan na ito na maitadhana sa isang Pilisteya. At sa pamamagitan nito ay magkakaroon ng oportunidad na makalapit si Samson sa mga Pilisteyo at malabanan ang mga ito sa pang-aapi sa mga Israelita. Sa kanyang daan patungong Philistine upang masuyo at mapangasawa ang hindi Israelitang nobya, ay ito ang unang pagkakataong nakapasok siya dito. At dito niya unang natuklasan ang kanyang natatangin niyang lakas nang bigla siyang atakihin ng isang mabangis na leon. At ang espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang sumakanya. Gamit lang ang kanyang mga kamay ay nagawa niyang punitin ang bibig ng leon. Gayunpaman, kahit nagulat siya sa natuklasang kakaibang lakas, ay inilihim niya ito
kahit kanino at maging sa kanyang mga magulang. Pagkatapos bumalik siya sa lungsod ng Tima para sa kanyang kasal sa babaeng Pilisteya. Sa ilang oras niyang paglalakad ay nadaanan niya ang bangkay ng leon na kanyang pinaslang at ito'y binahaya na ng pukyutan. At siya ay kumuha ng pulot mula dito at kinain ang pulot habang naglalakad. Pagdating ni Samson sa tahanan ng kanyang nobyang Pilisteya ay nagkaroon sila ng kasiyahan. Ang mga binata ay gumawa ng kasiyahan at ito'y isang tradisyon sa kanila bago ikasal. Nagtawag ang mga magulang ng dalagang Pilisteya ng 30 binata. Lahat ay binatang Pilisteyo upang makasama ni Samson sa kasiyahan. Sa kasiyahan ay nagbitaw ng bugtong si Samson. Kung malulutas nila ito sa loob ng 7 araw, ay bibigyan sila ni Samson ng 30 pirasong pinong lino at 30 bihisan. Ngunit kung hindi nila masagot ng tama ang bugtong, ang mga binata naman ang magbibigay ng 30 pinong lino at 30 bihisan kay Samson. Ang bugtong ay tungkol sa 2 beses niyang inkwentro sa leon, kung saan siya lang ang naroon. Ang bugtong ay ganito. Sa labas ng kumakain ay may kumakain. Mula sa malakas ay may isang bagay na matamis. Ano yon? Naguluhan ang mga binatang Pilisteyo sa bugtong ni Samson at kanilang sinabi sa nobya ni Samson na, "Gayain mo ang iyong nobyo at tanungin mo ang sagot sa kanyang bugtong at sabihin mo sa amin ang sagot. Kung hindi mo ito gagawin, baka ikaw ay aming sunugin kasama ang sambahayan ng iyong ama. Kami ba'y inanyayahan niyo sa kasiyahang ito upang papaghirapin?" Sapagkat kaibigan, ang mga kasuotan sa mga panahon na yun ay lubhang mahalaga. At nangyari, umiyak na humarap kay Samson ang kanyang nobya at sinabing, "Kinapopootan mo lamang ako at hindi mo iniibig. Ikaw ay nagbigay ng isang bugtong sa mga anak ng aking bayan at hindi mo sinabi sa akin ang sagot ng iyong bugtong." At umiyak ito sa harapan ni Samson ng 7 araw na nagsusumamo habang hindi natatapos ang kanilang kasiyahan. At nangyari, sa 7th araw ay sinabi ni Samson ang sagot sa kanyang nobya sapagkat siya ay sobrang pinipilit nito na ibigay ang sagot sa kanya. At sa 7th araw, bago lumubog sa harap ng bayan, ay sinagot ng mga binata ang bugtong ni Samson ng ganito, "Alin pa kaya ang mas matamis kesa pulot? At ano pa kaya ang mas malakas kesa leon?" At sinabi ni Samson sa kanila, "Kung hindi nyo ako dinaya sa pamamagitan ng aking mapapangasawa, ay hindi nyo ito masasagot ng tama. At ang espiritu ng Panginoon ay makapangyariang lumukob sa kanya. At siya'y lumusong sa Askalon at pumatay ng 30 lalaki sa kanila. At kanyang kinuha ang mga damit ng mga ito at ibinigay sa 30 binata na nakasagot sa bugtong." Ngunit nang makabalik si Samson sa pamilya ng kanyang mapapangasawa, ay nagdesisyon na pala ang mga ito na ipakasal ang kanyang nobya sa isa sa mga binata na nandaya sa kanyang bugtong. Sa galit ni Samson, kaibigan, nang huli ito ng 300 zora o fox sa Ingles at pinagsama-sama ang mga hayop sa pamamagitan ng pagbuhol-buhol ng kanilang mga buntot at itinaliin nito ang bawat buntot. Ang isang forest ng fox ay nilagyan ng isang sulo na umaapoy at pinakawalan ang mga ito sa napakalaking taniman ng mga Pilisteyo at nagdulot ito ng napakalaking sunog sa lugar. Nang napag-alaman ng mga pinuno ng Pilisteyo ang dahilan kaya nangyari ang panununog, ay pumunta ang mga ito sa nobya ni Samson at pamilya nito at kanilang sinunog ang mga ito ng buhay. Nagtago si Samson sa isang yungib sa Etam at ang hukbo ng mga Pilisteyo ay dumating sa lupain ng Juda at hiniling na kinakailangan nila ng 30,000 kalalakihan ng Juda upang igapo si Samson para parusahan sa ginawa nito. Sa pagsang-ayon mismo ni Samson ay nagpagapos ito gamit ang 2 bagong lubid at pagkatapos siyang igapos ng mga kalalakihan ng Juda ay ibinigay siya sa mga Pilisteyo. At nang naibigay na siya sa mga kamay ng Pilisteyo sa lupain ng Lehi, ay galit na nagsisigawan ang mga Pilisteyo
at ang makapangyarihang espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson at ang bagong lupid na nakatali sa kanya ay parang naging lino na nasupok sa apoy at ang mga tali ng kanyang mga kamay ay nagsilaglagan. Gamit lamang ang panga ng isang asno ay kanyang pinaslang ang 1,000 mangdirigmang Pilisteo. Hindi nagtagal at naglakbay si Samson patungong Gaza kung saan mananatili siya sa bahay ni Harlot na isang patutok na kanyang sinipingan. At ang bahay ng kanyang tinuluyan ay pinalibutan ng mga Pilisteo ng gabing iyon upang siya ay patayin pagsapit ng bukang liwayway. Ngunit nakatunog si Samson. Pagsapit ng hating gabi ay tumayo siya at pumunta sa pintuang bayan at binunot ang 2 haligi nito at inilagay sa ibabaw ng bundok na nasa tapat ng Hebron na may bigat na 4 tonelada katumbas ng halos 3,650 kilos. Sa sobrang lakas ng loob niya, siya'y gumala sa loob ng bayan ng mga Pilisteo dahil na rin alam niyang walang makapananaig sa kanyang taglay na lakas. At dito niya nakilala ang isang sobrang gandang Pilisteya na nagngangalang Delilah. At siya'y sobrang napaibig dito. Kaya nang malaman ito ng mga pinuno ng mga Pilisteo, sila'y lumapit kay Delilah at sinuhulan ito ng 1,100 putol ng pilak upang tuklasin ang sikreto ng pisikal na lakas ni Samson at kung paano sila makapananaig dito at magawa nilang hulihin ito. Nang isagawa ni Delilah ang unang pag-usisa tungkol sa lakas ni Samson ay kanyang sinabi, "Saysayin mo sa akin, isinasamo ko sa iyo kung saan naroon ang iyong dakilang kalakasan at kung paano matatalian ka upang pighatiin." Sumagot si Samson, "Kung tatalian nila ako ng 7 sariwang yantok na kailanmay ay hindi natuyo, ay hihina ako at ako'y magiging gaya ng alinmang tao." Dahil dito, ay agad na sinabi ni Delilah ang diumano'y kahinaan ni Samson sa mga pinuno ng mga Pilisteo. Dahil dito, nagdala ng 7 sariwang yantok na hindi pa natutuyo ang mga pinuno ng Pilisteo kay Delilah upang itali niya ito. Nang makatulog sa kandungan ni Delilah si Samson, ay itinali niya ito gamit ang 7 sariwang mga yantok at pagkatapos nito ay ito'y sumigaw nang, "Samson! May dumarating na mga mandirigmang Pilisteo!" At nagulat si Samson at kanyang pinatid ng walang kahirap-hirap ang 7 yantok na nakatali sa kanya nang tulad ng taling inilagay sa apoy. Kaya ang lihim na lakas ni Samson ay hindi natuklasan. At sinabi ni Delilah kay Samson, "Narito, pinaglaruan mo ako at pinagbulaanan mo ako. Isinasamo ko ngayon sa iyo na saysayin mo sa akin kung paano ka matatalian." At sumagot si Samson, "Kung tatalian lamang nila ako ng mga bagong lupid na hindi pa nagagamit, ay hihina nga ako at magiging gaya ng alinmang tao." Kaya nang makatulog ulit sa kandungan ni Delilah si Samson, ay itinali niya ito gamit ang bagong lupid na hindi pa nagagamit. At siya ay sumigaw, "Samson, dumarating ang mga mandirigmang Pilisteo!" At ang bagong lupid na hindi pa nagagamit na itinali sa kanya ni Delilah ay kanyang pinatid na parang sinulid gamit ang kanyang mga bisig. Dahil dito, sinabi ni Delilah kay Samson na, "Hanggang ngayon ay pinaglalaruan mo ako at pinagbubulaanan mo ako. Saysayin mo sa akin kung paanong matatalian ka." Kaya sinabi ni Samson sa kanya, "Kung iyong hahabihin ang aking buhok ng 7 tirintas sa aking ulo nang hinabing kayo, ako'y manghihina katulad ng pangkaraniwang tao." Kaya nang makatulog ulit si Samson ay ginawa ni Delilah ang sinabi nito at sumigaw nang, "Samson, may paparating na mga mandirigmang Pilisteo!" Ngunit hindi pa rin nabawasan ang lakas ni Samson. Kaya umiyak na nagsalita si Delilah sa harap ni Samson at kanyang sinabi, "Bakit nasasabi mo na iniibig mo ako, pero ang iyong puso ay hindi suma sa akin? Pinaglaruan mo ako ng 3 at hindi mo isinaysay sa akin kung saan nagpapahinga ang iyong dakilang kalakasan.
At araw-araw niya ito pinipilit si Samson na sabihin sa kanya ang sikreto nito. Kaya para matapos na ang pangungulit ni Delilah, ay sinabi nitong, "Walang pang-ahit na nagdaan sa aking ulo, sapagkat ako'y isang nasareyo ng Diyos mula sa tiyan ng aking ina. Kung ako'y ahitan, hihiwalay nga sa akin ang aking lakas at ako'y hihina at magiging gaya ng alimang tao." At nang maramdaman ni Delilah na nagsasalita si Samson ng buong puso at katotohanan, siya'y pumunta sa mga pinuno ng mga Pilisteo at sinabing, "Eto na ang huli kong subok at ramdam kong totoo na ang kanyang sinasabi." Kaya ang sumunod na pangyayari, kaibigan, pinatulog ulit niya ito ng mahimbing sa kanyang kandungan at siya'y nagpatawag ng mga lalaki upang putulan ng buhok si Samson. Sa pagkakaputol ng buhok ni Samson ay humiwalay ang Panginoon sa kanya at siya'y nanghina. Dahil dito, siya ay nadakip ng mga Pilisteo at pinahirapan at binulag pa siya ng kanyang mga kaaway. Dinala si Samson sa Gaza at doon ikinulong at lalong pinahirapan. Nang dumating ang pagkakataon na ang pinuno ng mga Pilisteo ay nagtipon lahat sa templo upang maghain ng dakilang handog sa kanilang Diyos na si Dagon, at sila'y nagagalak lahat at kanilang sinabi na, "Ibinigay ng ating Diyos si Samson na ating kaaway sa ating mga kamay." Nang ang tuwa nila ay umalab, ang mga pinuno ng mga Pilisteo na nasa templo na nagkakasiyahan ay pinakuha nila si Samson upang kanilang paglaruan. At kinuha nga si Samson at dinala sa templo na hindi nila napagtanto na ang buhok nito ay humaba ng muli. Punong-puno ang templo na halos 30,000 Pilisteo, mga lalaki at mga babae ang naroroon, at lahat ng kanilang pinuno ay nasa loob din ng templo. Tuwang-tuwa sila na pinapanood si Samson na pinaglalaruan, at sinabi ni Samson sa batang kanyang taga-akay, nadalin siya nito sa mga haligi ng templo at sumandal muna at magpahinga. Dahil nga matagal nang nakabilanggo ito, ay humaba na ang kanyang buhok at siya'y nanalangin sa Panginoon na nakasandal sa mga haligi. At kanyang sinabi, "O Panginoong Diyos, idinadalangin ko sa iyo na alalahanin mo ako at idinadalangin ko sa iyong palakasin mo akong muli. Na minsan pa, O Diyos, upang maiganti ko ng minsanan sa mga Pilisteo ang aking dalawang mata." At kanyang inilabas ang kanyang buong lakas sa pagbuwal sa dalawang pinakagitnang mga haligi ng templo. At ang templo ay bumagsak. Lahat ng tao na nasa loob ng templo ng Diyos na si Dagon ay nangamatay lahat, kasama dito si Samson. Nakakalungkot ang kwentong ito, kaibigan. Sa kabila ng kakaibang lakas ni Samson, ay nagawa siyang pabagsakin ng mga Pilisteo gamit lamang ang isang babae na garapalan at harap-harapang nagbigay ng panganib sa kanyang buhay. Subalit nangyari ito dahil ito'y kalooban ng Diyos. Kaibigan, kung nagustuhan mo ang aking video ito, ay huwag mong kakalimutang pindutin ang subscribe button at notification bell para madali lang kitang ma-notify sa marami ko pang i-upload ng mga kalibreng informative videos sa inaarap. Okay, team!